baby pa ako. Hindi pala si Teddy. Kalita rin na naubos na yung... Panahi. Okay mga kalitar, ito, bali may stick tayo dito ng kawayan mga kalitar. Ito yung ating gagamitin mga kalitar, hindi tayo gagamit ng ting-ting. So, panoodin nyo hanggang huli mga kalitar dahil bibigyan ko kayo ng tips kung paano talaga yung tamang paggawa ng mini gorion. So, bali, ito mga kalitar, start na tayo. Oh.
ka lang daw. Okay mga kaliter, bali natapos na natin yung mini guru, yung mini lawi natin. Yan. So pabalatan naman natin yan mga kaliter. Tapos let's play natin. Yan mga kaliter, at para sa video natin ngayon ay magte-testing na tayo mga kaliter ng ating mini lawin mga kaliter. Bali, kung napanood niyo yung ating tutorial, yan, ito na yung kasunod. Siyempre, laging may testing. Bali, ito yon mga kaliter. Yan. Bali, ito yung ating mini lawin mga kaliter. Bali, wala pa siyang sumba mga kaliter. Hindi muna natin siya nilagyan ng sumba kasi mabibitin tayo sa oras. At hapon na kasi mga kaliter, medyo mababa na yung araw at baka dumili mamaya, hindi tayo makapag-video. Bali, ito yun mga kalitar. So, yan mga kalitar. Bali, dalawa na yung ating mini. Isa, meron tayong isang mini guru yun mga kalitar. At andun yun, pinalilipad ng ating mga kasama. So, bali, test play na natin to mga kalitar. Bali, ito mga kalitar yung... Yan, bali yan mga kalitar ang ating paliliparin. Mini guru yun. Mini lawin mga kalitar. So, yan mga kalitar oh. Kasi naman maliit lang 'yan talaga oh. So tara. Lawin puto the test mga kalitar. Fly test. Siguro natin matibay yung mga pagkakatali mga kalitar. So mamaya may sasabihin ako yung technique natin kung paano, kung bakit ba talaga nalipad yung maliliit. So may technique kasi yan, kaya madaling, para madaling palipadin yung maliliit na saranggola. Yung iba kasi kapag gumagawa, hindi lumilipad. So sabihin ko mamaya yung technique sa inyo mga kalitar. So ito na mga kalitar, nakakabit na yung ating parisukat. Ah, takatalang! Parika! Antay lang tayo mga kalitar ng medyo malakas-lakas na hangin kasi mas madaling paliparin yung maliliit kapag malakas yung hangin.
May angin na din eh. Mainay na. Hindi, may lang sari. Ayaw, ayaw. Lilipad. Okay mga kalitar, bali nalipad na yung ating ininilawin. Ayun na, nasa taso. Yan mga kalitar, lumilipad yung ating lawin. Dalawa ng mini gurion, isang mini gurion at saka isang mini lawin mga kalitar na lumilipad yan. Oh. Yan, nagkakasabitan. Oh. Parehas lang yan maliit mga kalitar. Oo. Oh. Oh, ito yung ating tali mga kalitar. Oh. Naku, sumabit. Naku, yun, sumabit. Naku, yun, yun, sumabit mga kalitar. Yan mga kalitar, panoorin yan mga kalitar kung lumipad yung dalawang maliit. Sobrang liit lang yan mga kalitar. Ang ikli ng panahin namin mga kalitar, ayan, naubos na yung panahin. Oh, tumitirik pa mga kalitar yung lawi, no? Masyadong maikli kasi itong kusa kulay green na ano, papalapit yung saranggola, yung maikli yung liting niya. Cancel. Nakaplay pa ka. Tuloy-tuloy. Yun. Zoom, zoom. Ang galing! Ang galing mga kalitar! Ang galing! Dalawang mini gurion na nasa taas! Bali, saglit ko lang ito ginawa mga kalitar, itong ating mini lawin na isa. So mamaya sabihin ko sa inyo kung anong technique, kung paano ba talaga mapalipad yung ganito. Kaliit. Kung ito ang haba mga kalitar yung liteng, ang ganda na lipad nito. Sobrang ikli kasi ng aming tant, ng aming liting, ng aming panahe. Oh, kita niyo yun mga kalitar, oh. Yun, pilay na nga. Oh, nasa ba? Lago, kahala mo. Lala. Ang lipat mga kalitar. So incredible mga kalitar, ang galing. Ooh.
sa ula. Bukas talaga natin ito ng sumba mga kalitar. Tapos pati yung isa, pati yung green mga kalitar. Yung green, no? Kita yung green. Yung green lalagyan din natin ng magandang sumba. Ating paiingayin mga kalitar itong maliliit nating saranggola. So yun mga kalitar, kitang kita nyo naman na napalipad natin yung ating mini gorion. So pagbaba nito, sabihin ko na yung technique para malaman nyo kung paano magpalipad talaga. O pag gumagawa kayo, kailangan talaga ganun yung pagkakagawa. So baba na natin to mga kalitar. Pakita ko sa inyo yung kung paano talaga yung paggawa ng ganitong maliliit. Ano ba yan? Hindi mo bababa? Ha? Bababa mo na yan, hindi pa. Mag-ipo ka ng ano, liteng! Pupuna pa ako. Oh, nagbubuni na. Dito ka, parang kita ko pagbaba. Oh, nagbubuni. Oh, ya! Okay mga kalitar, ganito lang yon mga kalitar. Kapag gagawa kayo ng ganitong kaliit, kung nagawa sa kawayan, gawa sa kawayan to mga kalitar ha. Gawa sa kawayan to, hindi to gawa sa tingting. So yan mga kalitar, pakita mo yung ano, nang malinaw yung detalye. So kailangan, gumamit din kayo ng shoe glue mga kalitar. Yan, may mga shoe glue yan. Pasensya ka sa akin ko, madumi talaga yan. Tapos kailangan talaga pantay na pantay yung mga pagkakasukat. Gaya nito, nasa gitna to mga kalitar. Tapos yung bendang pakpak, kailangan pantay. Yan. Tapos yung puwet, hindi dapat gano'ng kalakihan yan. Mga kalitar, yung sakto lang. Tapos ang pinaka isang ano doon, pag gagawa kayo ng maliit, kailangan yung kawayan, baliktad. Yung balat mga kalitar, nasa ilalim. At yung laman, nandito sa ibabaw, mga kalitar, yan. Ganito, kasi kapag ang kailangan kasi ng maliit na papagayo, mga kalitar, ay kailangan nagbe-bend siya kapag tinatamaan ng hangin. Parang ganito, mga kalitar. Yan o, saka pansin nyo naman, nakabend na siya, mga kalitar. Kailangan nakabend na siya sa dyan ng papaganyan. Ang importante kasi sa papagayong maliit, yung kapag tinamaan ng hangin, magbe-bend yung pakpak. Pag hindi yan nag-bend, magpaparaikot lang yan. Kapag matigas yung pagkakakayas dito. Saka kailangan, ito, mas manipis lang talaga yung pagkakagawa ng pakpak. At saka importante, dapat ang balat talaga nasa ilalim. Itong laman nasa ibabaw. So, yun lang mga kalitar. So, yun lang mga kalitar ang ating video ngayong araw na to mga kalitar. So ito yung ating gorion, mini lawin. So ito yun. Salamat sa inyong panonood mga kalitar at sana may natutunan kayo sa ating video. So yan mga kalitar, hanggang dito na lang tayo.